Personal na pinangasiwaan ni Vice President Lenny Robredo ang swab cab o ang free mobile antigen COVID-19 testing sa Novaliches, Quezon City. Sa kanyang Facebook Live, ipinakita niya ang dami ng tao na pumipila sa lugar kaya kinakailangan nilang magdagdag ng mga istasyon kung saan isasagawa ang COVID testing. Yung mga naka-PPE po, inaayos lang nila para makadagdag tayo ng stations. Yung mga nag-positive po ay meron na po naghihintay na ambulance. Nanawagan naman ang katandem ni Robredo na si Senator Francis Pangilinan sa pamahalaan na agad na umaksyon sa nakaambang pagtaas ng ilang pangunahing bilihin tulad ng tinapay. Ito ay sa gitna ng paghiling ng pinakamalaking asosasyon ng paggawaan ng tinapay sa bansa na itaas ang presyo ng kanilang produkto tulad ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Dapat anyang agapan ito ng DTI at huwag nang hintayin na tumaas na ang presyo ng bilihin bago umaksyon. Nasa regular na flag raising ceremony sa City Hall si Manila Mayor Isko Moreno. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at maging ang ilan sa kawani ng Maynila ay nagkakaroon na ng impeksyon, tuloy pa rin anya ang operasyon ng City Hall. Mahirap itong isang linggong pinagdaanan natin sapagkat marami tayong mga kasamahan. Sa gusaling ito na naimpeksyon. Muli ring ipinaalala ni Moreno sa mga hindi residente ng lungsod na nangangailangan ng anti-COVID drugs na maaari silang makahingi sa Manila City Government. Ang running mate naman ni Moreno na si Doc Willie Ong ay nagbigay ng payo sa kanyang FB page sa mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19. Umaasa siya na bababa ang COVID cases pagdating ng Marso. Hopefully by March, gaganda na yung negosyo. Diba? Ayos na yung alert level, malamang ganito pa rin. Duda naman ang magkatandem na sina Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III na uusad na muling pagbuhay ng charter change sa Kamara. Ayon kay Lacson, wala nang panahon para talakayin pa ang tsatsa. Kung noong nakaraang taon anya ay hindi nangyari ang pagtalakay, lalo na ngayon na ilang sesyon na lamang ang nalalabi bago matapos ang kasalukuyang kongreso. Ayaw namang questionin ni Soto ang motibo ng mambabatas, pero ito ay too late na anya. Payo ni Soto, subukan na lang nila ito sa 19th Congress. Una nang nanawagan si Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. sa Senado at Kamara na agad na mag-convene bilang Constituent Assembly upang talakayin ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. Base sa inihaing joint resolution ng mambabatas, isinusulong ang mas mahabang termino para sa Pangulo ng Bansa, Vice Presidente, miyembro ng House of Representatives at local officials. Wala ring aktibidad ngayon si Ferdinand Bongbong Marcos dahil naka-isolate pa rin siya matapos ma-expose sa COVID-19 positive. Pero ang kanyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ay naglunsad sa kanyang FB page ng kanyang programa na Sara All For You. Papadalas po muna ang online natin para mas ligtas tayo sa COVID-19, especially ngayon na tumataas na naman ang mga kaso sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kung papalari naman sa eleksyon, nais ni Senator Manny Pacquiao na itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurses, medical technologists, pharmacists at iba pang healthcare professionals bukod pa sa kanilang special risk allowance. Ayon kay Pacquiao, maliit pa rin ang 50,000 pesos kumpara sa sahod sa ibang bansa. Pero sapat na anya ito para makumbinse ang healthcare workers na huwag iwan ang kanilang pamilya sa Pilipinas at maghanap buhay sa ibang bansa. Nababahala si Pacquiao sa pangingibang bansa na maraming Filipino healthcare workers dahil sa anya'y miserableng kondisyon sa pagtatrabaho at mababang pasahod sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.